morning. So ngayon naman guys, sa mga basic skills, fundamentals po ng negosyo po natin in global, is that after mo ma-prospect, first, nalaman mo na yung need ng mga kaibigan mo or ng prospects mo, ang next step naman is invitation. Okay? Marami po nagkakamali, ang akala po nila sa invitation, ito lang yung presentation. Marami po nagkakamali na nag-invite pa lang, nag-explain na agad, nagbibilog-bilog na agad. Which is, that's not actually right. Hindi siya tama. Bakit? Kasi invitation, i-invite mo lang siya kasi the presentation. So, depending probably sa situation. Pero most of the time, most often than that, okay? Kasi kapag nag-invite ka, your job is to invite that person to see the presentation. Hindi the point na i-invite mo pa lang. Okay, ina-explain mo na. Kasi sa invitation, pwede natin pong gawin na. Pwedeng online, pwedeng offline, pwedeng phone invitation. Pero unahin po natin yung offline invitation. Kunyari, sa sabing offline, hindi online, hindi siya po on internet. Okay, pag sabing offline, personal invitation. Ngayon guys, since alam mo na, at kailangan bago ka mag-invite, dapat alam mo na yung information o prospect mo. Alam mo na yung need niya, na-prospect mo na siya ng ayos. Na-apply mo na tama yung prospecting or yung form. Ngayon guys, based dun sa kailangan nung prospect mo, kunwari nga, yung na-invite ko or na-prospect mo yung kaibigan mo way back at elementary days, tapos yung nalaman mo yung nanay niya pala, merong sakit. So with that information, pwede mo na siyang invite. And probably guys, after mo siya mag-prospect, ang invitation, normally, it will run out for about 24 to 48 hours. Example, nalaman mo yung mga kaibigan mo, yung nanay niya merong sakit, o mare, friend, na-mention before sa akin, tawagan mo kanyari, tawagan mo. Na-mention mo before, na yung nanay mo pala merong sakit. Alam mo, friend, meron kaming health and wellness program. Itong health and wellness program namin, ang goal namin, is at makatulong kami sa mga taong may sakit, sa taong ayaw magkasakit, and who wants prevention. Ngayon pare, since ikaw naman ni, hindi naman iba sa akin, okay? And malapit ka sa puso ko, mare, gusto kong ikaw yung unang makinabang sa aming program. Ngayon mare, kailan ka ba available? Ngayon guys, in terms of pagtanong mo sa akin na kung kailan siya available, kailangan yung tanong mo is close-ended question. Kung saan yung close-ended question, kailangan meron siyang option. Wala na ganito, kumari. Okay, kailan ka ba available? Weekdays or weekend? Tama? And normally kasi pag may option, napapressure siya, natitrigger siya, magbigay na, sagot. Unlike sa nagmarang kailangan ka ba free? Sabihin sa'yo na kaibigan mo, tatext na lang kita, tatawagan na lang kita. Tama? So guys, pag nag-invite ka, kailangan close-ended question. Mare, kailan ka free? Weekdays or weekend? Kalimita sagot. Siyempre ako, mare, available ako weekend. Kasi weekdays may pasok ako eh. Talaga mare, isang weekend, kailan ka free? Saturday or Sunday? Ha? Sabihin niya sa'yo, ako mare, siguro mga Saturday. Kasi yung Sunday, pang family din namin eh. Talaga mare, Saturday ka available? Mare, anong oras ka available? Anong oras ka convenient? Alauna o alas tres? Tama? So guys, with that, sabihin niya sa'yo, ako mare, siguro mga alas tres na lang. Kasi naglilis pa ako ng bahay ng early after lunch, tama? So guys, dahil na-sold out yung invitation, saka mo siya, ma-invite ngayon sa pwedeng sa office, okay, for a table presentation, pwedeng centering, or yung seminar po natin, pwedeng yung tinatawag po natin na one-on-one. In terms of invitation po, meron po mga dalawang uri ng prospects, okay? It can be a negative, or it can be positive. Basta natin negative, ito hindi po ng mga tao na close-minded, hindi mga ayaw ko din ng seminar, ito yung probably na very stiff yung kanilang schedule, ito hindi po ng tao na hindi mo siya mapapupo ng dalawang oras sa seminar. So para po sa mga negative yung prospect, paano mo sila invite? Invite mo sila probably sa one-on-one. Kasi hindi po kalimitan yung mga negosyante yan, hindi yung mga top executives, hindi yung mga company owners, hindi yung mga supervisor, hindi yung mga big bosses. And normally guys, pag ganyan yung mga prospect ko, hindi talaga sila fitted umattend ng seminar. Kasi kalimitan rin yung signo mga yan, busy sila. Tapos hindi nila probably maka-absorb yung culture. Kasi yung legacy seminar natin yung prime nila is medyo may konting taas. Bakit? Kasi guys, because of their position or ego status, okay? Pag sinabing mga negative, paano mo sila invite? Invite mo sila probably for one-on-one. Okay? Pwedeng sa office, pwedeng sa coffee shop, pwedeng sa table presentation, pwedeng mong puntahan sa bahay. So guys, para po sa mga taong medyo close-minded, yun po yung mga invitation or presentation na pwede mo silang invite, okay? And then, para po sa mga taong positivity,
hindi yung mga tipo ng mga kaibigan mo na close sa'yo, yung tipo na hindi makakaintig sa'yo, ito yung medyo maraming time. So guys, pwede mo silang invite sa seminar. Okay? Ngayon guys, again, sa invitation is far different sa presentation. Invitation, you will only sell the appointment kung kailan kayo magkikita or kung kailan kayo mag-usap. Pero available naman siya on the spot, okay, pero you can take advantage, but most often than that, kalimitan kapag verbal invitation, ini-invite mo yan or yung sini-schedule mo yung appointment ninyo para mas ma, para sa ganun, mas clear po ang inyong usapan the moment na ipakita mo sa kanya yung ating business, okay? So guys, isa po yung mga fundamentals ng network marketing invitation. That's the most basic na kailangan mong matutunan. Kasi guys, bakit? Kahit gano'ng kagaling mag-present, kahit gano'ng kagaling mag-explain, at kung hindi ka naman marunong mag-invite, wala din. Again, you have to invite people. This invitation, business. Is that clear? So guys, upon invitation, okay? Yun nga lang guys, sabi nga, hindi naman lahat pupunta. Pero guys, an invitation is numbers game. Okay? So guys, nasa training, I'll be discussing po yung mga invitation techniques, okay? Para mas matunan po ninyo, ano ba yung tamang pag-invite. Okay? So guys, that's all. And more power po sa inyo lahat, and God bless you.